maikling kwento ang nawawalang sikuting. Inaasahang makikinig sa maikling kwentong babasahin ng guro, mababasa ang maikling kwento, mababasa ang mga talasalita ang makikita sa kwento, makakaguhit ng paboritong hayop at maisusulat ang tunog nito. Talasalitaan, kuting, ibon, aso, paro-paro, bulaklak, parang, ulan, tirahan, mga bata, magbasa na tayo. Ang nawawalang sikuting. Isang araw, naisipang mamasyal ni Kuting. Tuwang-tuwa siya sa mga bulaklak na may iba't ibang kulay. Hindi napansin ni Kuting na nakarating na siya sa parang. Maya-maya ay biglang pumatak ang ulan. Takot na takot si Kuting. Mabilis siyang tumakbo hanggang sa makarating sa libis ng parang. Nakasalubong niya si ibon. Bakit takot na takot ka? Hindi ko alam ang daan pa uwi sa amin. Saan ka ba nakatera? Ngunit, hindi sumagot si Kuting. Tiyan ka na! At umalis na si ibon. Nakasalubong din niya si aso. Saan ang tungo mo? Hindi ko alam ang daan patungo sa amin. Saan ka ba nakatira? Ngunit, hindi alam ni Kuting kung saan siya nakatira. Diyan ka na. At umalis na si aso. Nakita siya ni Paro-Paro. Ngunit, hindi talaga alam ni Kuting kung saan siya nakatira. Diyan ka na. At umalis na rin si Paro-Paro. Hanggang ngayon ay hinahanap pa ni Kuting ang kanyang tirahan. Wakas. Mga tanong. Una, sino ang nawawala sa ating kwento? Pangalawa, bakit kaya takot na takot si Kuting? Pangatlo, sino-sino ang nasalubong ni Kuting? Pang-apat, nakauwi ba si Kuting sa kanyang bahay? Bakit? Panlima, kung ikaw si Kuting, ano ang dapat mong gawin para makauwi sa iyong bahay? Ayusin natin. Lagyan ng 1, 2, 3, 4 ang mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. Gawin mo. Iguhit ang paborito mong hayop. Ilagay ang tunog nito sa ibaba. Halimbawa, pusa. Tandaan, mahalaga ang pagbabasa.
Kaya bata pa lang ay simulan na.